mag-breed tayo ng koi, mga kapisla. Una, mag-stock tayo ng tubig for 2 days. Kukunin na natin yung female koi. Yan yung palatandaan namin pag sobrang labas na talaga yung vent ng female. Pwede na siya i-breed. Yan, lipat na natin sa breeding tank. Next, ang male naman. Dalawa yung male na kukunin natin. Sa male naman, pag sobrang rough na yung fins nila, yun yung palatandaan din namin na pwede nang i-breed. Transfer na natin sila sa breeding tank. Ayan na sila. Balikan natin sila mga 2 a.m. 2:24 in the morning. Ayan, nag-spawning na sila. Balikan natin sila mamaya mga 6 a.m. 6:16 in the morning. Hindi pa sila tapos mag-spawning. Ayan. Pero kailangan na natin silang kunin. Kinakain din kasi nila yung mga itlog. So yun, kunin na natin yung mga koi. Ibalik na natin sila sa kanilang mga lungga. Ayan na yung mga itlog. Ayan. Yung may mga puti sa gitna. Bulok. Since maraming bula, mag-water change kami, pero estimate lang 80% yung kukunin, tsaka ibabalik. Pag okay na siya, maglagay na tayo ng methylene blue. Malalaman natin kung okay yung mga itlog after 48 to 72 hours. Pag walang lalabas na fry, meaning bulok yung itlog lahat.